we're live. 11 days to go. Parang 10 days to go na lang before election. Hi. Yarmin. Hi, good morning. Welcome to Iloilo Court. Nag-antay kami ng barko papunta ng Bacolod. Ayan. Maganda yung sinasabi ni Yorme Capon tungkol sa peace of mind ng bansa. Thank you. Para hindi sa mga ano. Alam mo, teka lang ha, baka picture lang. Dami na nagpapapicture. Okay. Thank you. Okay, sorry mga kababayan. Oh, sige. Okay. So anyway, yung sinasabi nga natin na sinasabi nga natin na ano na yung peace of mind. Kasi well, opinion ko lang. Since 1986, parang nangyayari. Thank you po. Parang ang nangyayari. Thank you, thank you. Lisa. Ang nangyayari, since 1986, pag tuwing presidential election, lagi na lang tungkol sa grupo ng pula, grupo ng dilaw. Para bang hindi na matapos-tapos yung connection. Kumbaga, umiikot na lang ang buhay natin sa pula at dilaw. Sabi ko, lahat naman ng kandidato, maganda intention, maganda plano. Diba? Pero, tingin ko, what we can offer best or not sa dami ng problema ng tao, taas ng bilin, gasolina, kuryente, trabaho, bahay, ospital, edukasyon. Kung gusto natin magkaroon ng kapanatagan, gusto natin na kung bang kahit na tayo may problema, wala na lang dito. So sabi ko, inaalay ko ang sarili ko. And I'm offering peace of mind. Kasi ito ang opinion ko. Tingnan ninyo. Hindi ko alam kung pareho tayo ng opinion. Ha? Pag binoto nyo pula, hindi papayag ang dilaw. Rally dito, rally doon. Hello, Yorme. Morning. Thank you. Thank you. Ingat kayo. Thank you, thank you. So, pag binoto mo pula, binoto mo sila, hindi nang papayag ang dilaw. Ano ang gagawin ng dilaw? Rally dito, rally doon. Away dito, away doon. So, hindi tayo tatahimik. Tapos sasabihin nila, binaya. Pag binoto mo naman yung dilaw, maghihiganti naman yung sa pula, maghihiganti yung kinukarko. Hindi rin matatapos kasi mangibabaw sa kanila yung personal nilang away. Kasi 1986 pa, away mo. Marami sa mga manonood natin, hindi pa pinanganak yung 1986. Eh ngayon, 2022 na, hindi pa rin tapos yung away ng dalawang pamilya na yun. Nakalibing na nga yung mga lahi nun. Pero hindi pa rin nakamove on. Ako, hindi natin kakalimutan kung ano ang nangyari sa nakaraan. It can give us a very good lesson. No? The bad things and the good things. Pero, karapatan ng tao ngayon, buhay na tao ngayon,
ang makapamuhay ng para sa kinabukasan. So, when we say we move on, let's just focus sa problema ng tao. Kung gusto nila yung peace of mind, available ako. Ako walang kaaway. Wala akong paghihigantihan. Wala akong babawiin. Dali naman ako sa wala. So, sasalubungin natin hirap, problema. Kaya inaalay ko sa taong bayan. In the next 2 weeks, magdi-decision na sila. Kung alibawa, naniniwala sila na ganun nga ang posibleng mangyari, hindi matitigil ang away ng politika, eh available tayo. Maganda din, Yorme, yung ginawa mo sa Maynila, 2 taon, ilang bilyon na gastos, pero ang ganda ng pagkagawa ng hospital ng Maynila, eskwelahan, hindi pang public eh, pang private. Ano ba yung gusto mong ipakita sa DepEd? Diba? Paano mo ginawa yon na hindi naman nagagawa ng ibang kandidato? Well, gusto natin itaas yung standard. Kapag gobyerno ang gumagawa, gusto ko kapag papakinabangan ng tao, matino, maayos, at epektibo. Yun ang gusto. Parang yung sa eskwelahan, ginawa mong fully air condition. Fully air condition, di mo lang dinagdagan ng classroom. Yes, dinagdagan ng classroom, 10 story, para pagdating ng araw, 10 taon, simula ngayon, dadami ang populasyon. Hindi na problema yung mga teacher sa student-teacher ratio. Diba? Kasi yan ang laging problema natin sa public education system. Kulang yung classroom, kaya madaming estudyante sa isang room. So kahit anong galing ng teacher, kung 80 naman ang estudyante niya, dapat hanggang 40-50 lang, wala rin. Kaya ang gusto natin, kapag public education system, kailangan katulad din na natikman mo at natikman ang anak mo sa private school. Kasi total tayo nasa gobyerno eh. Alam natin ang epekto sa mga anak natin kapag maayos ang pasilidad sa eskwela. Bakit pag-building ng gobyerno, alam mo kang pang-gobyerno ang... Hindi ko alam. Kaya nga ayaw kong gumawa noon. Gusto mo ginawa mong modern. Taas yung standard. Kasi the people deserves better things from their government. Pagdating mo sa babahay, yung squatter, doon mo nilagay yung magandang condominium sa tabi mo. Oh, para hindi sila itapo na sa probinsya. 15 story, may elevator. 2. May management. Yes. May gwardiya. So yung, di ba yung biro-biro nga natin? Yung ano, yung squatter dati, may 2-bedroom siya. Pag sasakay siya sa elevator, sasabihin pa niya, 14th floor please. Pero ito, pwede siya tumira habang buhay siya. Hindi lang niya pwede ibenta. Hindi niya mabibenta. Bakit ganon? Eh kasi nga, para hindi madipit yung purpose na baka mamaya, ibenta lang nila, pabalik na naman sila sa kalsada. Ayoko naman. Gusto ko habang buhay na nilang pakinabangan. At para ma-resolve na rin yung problema ng squatting. Kasi hindi matatapos yan. Kaya gusto ko talaga tuldukan. Saka yung hospital ng Maynila, yung luma, hindi mo lang in-improve. Diba, gumawa ka ng bago. Bago. At yung luma hospital ng Maynila, mag-school. School. Para lumuwag. Paano man naisip yung concept na yun? Well, para na sa ganoon, yung PLM ground sa Intramuros, magamit natin para makadagdag pa tayo ng mga engineer, lawyer, kasi magkikreate tayo ng space. Eh. So magkakaroon siya ng space, makakakomodate pa tayo ng maraming estudyante. Tapos yung College of Medicine, katabi hospital na. Pero PLM. So,
kapag nanalo kang presidente, marami kang magagawang parang ganyang malakihang project. Concept, yeah, duplicable yun. Concept. Yeah, diba? Duplicable yun. Talagang tingin ko, no? Madali siyang ilatag sa buong bansa. Nakita mo naman, Doc, sa mga iniikot natin. Kawawa naman talaga yung ibang provinsya. Kawawa talaga. Kawawa talaga mga kapatid. So, bakit hindi gano'n nakikita ng tao? Ito yung ang dami mong nagawa, magagawa sa buong bansa, makikinabang sila. Mas gusto nila yung mga pangako lang ng medyo malabo. Hindi ko alam. Hindi pa naman nagdidesisyon ng tao. So, ayokong pangunahan ng taong bayan. Kaya nga sa dami ng mga kwento, yeah, ang gustong-gusto kasi nga ng pula at dilaw, pag-usapan yung away nila. Ako, gusto ko pag-usapan natin yung problema ng tao. Paano masusunusunan. Kaya nga sabi ko, okay, everything said and done. Ino-offer ko ngayon, peace of mind. Walang away, walang higantihan, walang bagyan. Move on lang tayo. Yung away ba ng dalawang grupo, strategy ba yon para i-box out yung ibang kandidato? Oh, parang teleserye. Strategy yon. Oh, para sila lang ang pag-usapan. Tapos, hindi na magdedemand ang tao. Imbis na ang tao nakikinig, anong programa, ang tao gusto nila ma-entertain. Parang teleserye. Ako, ayoko yun. Kasi, niloloko natin ang tao nun. Nililin lang ang tao. Sa akin, isa tayo, focus lang tayo sa tunay na problema ng tao. Last two questions. What will happen if you win and what will happen if you don't win? Well, may awaan Diyos at sa tulong ninyo. Tayo, ano, first day, trabaho na. Trabaho, okay. Para sa pamilya, walang tulugan. Tuloy-tuloy agad. Niyawaan Diyos. Niyawaan Diyos. Hindi tayo titigil talaga. Kilala mo ko, Doc, magtrabaho. Oo, alam ko. Lalong ganyan, yung hirap ang buhay ng tao. Yung dami nilang sulo namin. Hindi ako makakatulog nun. Hanggat hindi natin nabibigyan ng solusyon. Yan ang final appeal, number 3 sa balota. Oh. So Moreno, number 6. Lucky 9 nga tayo eh. Oo nga, no? 3 plus 6. Oo, pag nilagay mo 3 plus iba, hindi magiging lucky 9. Sobra ka o kulang. Oh. Balik ka sa 0, balik ka sa 1. Sa mga kababayan natin na nanonood, ulitin ko po mga kababayan. Halimbawa lang, nanonood kayo. Iboboto nyo pula. Good for you. But ako, papaalala ko lang. Pag pula, hindi tatahimik ang dilaw. Gugulo lang, gugulo, gugulo. Rally dito, rally doon. Gulo dito, gulo doon. Alam na natin yun. Ito'y opinion ko lang, ha. Baka magalit na naman ang mga tingklawan. Karapatan naman natin lahat mag-opinion. Gugulo lang yan. Guguluhin nila yan. Hindi kayo papanatag. Someday, maalala nyo itong sinabi. O pag binoto nyo naman dilaw o pinklawan, ang unang agenda niya, pagigantihan yung pula. Pagigantihan si Duterte. So makikita mo talaga, it's always about politics. Politika. Ulitin ko, opinion ko yun. Kaya kung sino man sa kanilang dalawa, hindi tayo matatahimik. Ang dami niyong problema, mga kababayan. You can put it in your comment section. Problema niyo, murang bilihin. Ako, ang inaalay ko, murang bilihin. Murang kuryente. Murang gasolina. Trabaho, pabahay, eskwelahan o edukasyon, ospital o kalusugan. Minimum basic needs. In-offer ko, peace of mind.
mga kababayan, since 1986, away na ng pulat nila. 2022 na. Kailangan na natin tuntundukan. Kung gusto nyo ng peace of mind, available po ako at si Doc. Wala akong kaaway. Kakumpetensya ko sila. I will compete really hard. Pero hindi ko sila kaaway. So wala akong kaaway. Wala akong paghihigantihan. Hindi naman ako magpaghiganti. Dalawa mo yung kalaban mo. Exactly. Wala akong babawiin. Galing naman ako sa wala. Ang focus ko lang, paano kayo itawid sa pandemyang ito? Sa krisis nito, problema sa ekonomiya, ngayon may gera pa. So yun yung akin. Kaya think it over, mga kamukayan. Short peace of mind. Short na yung concept natin na no lockdown, yes, even with the surge. Kasi umaandar ang ospital at may gamot tayo. Kailangan, meron tayong ospital. Meron tayo. COVID hospital, katulad ng ginawa sa Maynila. May gamot. Molnupiravir, tocilizumab, baricitinib, Paxlovid, remdesivir. Meron tayong oxygen. Meron tayong high flow equipment. May doktor, may nurse. Then, gusto ko pumasok kayo sa trabaho. Gusto ko makapagtrabaho kayo. Gusto ko makapaghanap buhay kayo. Gusto ko yung mga bata makapasok nyo sa eskwelahan, manormalize ang buhay nila. We can learn how to live with COVID-19 and go back to work safe. Marami nang nagugutom, marami na wala ng trabaho. So, ganyan ang gagawin na. Ang turismo, hirap na hirap na. Tama. So, naikot natin, Dok. Oo, Boracay, Guimaras, kawawa talaga. Kawawa talaga. Kailangan ng mag-full blast yung turismo natin. Tourism creates jobs. So, yun po, mga kababayan. Okay, thank you. Ingat kayo. Pakishare po. 11 days to go. Thank you so much. Thank you. God first. At first.